Home Base Kada. Today ang i-share ko sa inyo is kung paano nga ba mag-create ng Fiverr seller account step by step. At kung interesado kayong matutunan yan, make sure to watch the whole video at mag-subscribe. At syempre maghanda na dahil magsisimula na po tayo as in now na! Welcome and welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos and right now we are in the Fiverr.com website at magki-create na po tayo ng ating Fiverr account step by step. Ako kasi personally, matagal na ako merong Fiverr account and since 2018 pa, ginagamit ko na talaga ang Fiverr for my order, especially for my email marketing and marketing automation gigs. And pro seller na rin po ako ngayon sa Fiverr. So, meron na akong mga nakuhang mga clients na premium at ibang mga medyo level up na orders. Pero yung gagawin natin ngayon is actually a new account and that is for my husband. So, gagawin ko na siya ng kanyang Fiverr account. And we know na hindi ka pwedeng mag-create ng madaming account sa Fiverr. And kahit naman siguro sa ibang online job sites. And but we can create up to 7 different gigs o kahit na related na gigs as a new seller dito sa Fiverr. But before we talk about that, right now ang focus natin is to create your Fiverr seller account and then later on, gagawa tayo ng mga separate videos on how you can create your gig. Alright, so let's get started. As you can see, gumagamit ako ng incognito window kasi naka-open din yung aking sariling Fiverr account. Kasi yung ibang information doon ko muna kukuhanin and then later on, i-adjust ko na lang para sa husband ko para lang meron na tayo mailagay na information. Bago natin ituloy yung video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Before you start creating an account, if you want, kasi ito yung mga different categories na kung saan pwede ka mag-create ng gigs. So, kung hindi mo pa sure kung ano mga gigs yung mga gagawin mo bago ka mag-create ng account, you can visit these categories if you have time para naman ma-check mo, saan kaya ako pwedeng magbenta ng gig ko? Kasi when we say benta ng gig, dito kasi sa Fiverr, dito nagmi-meet yung mga buyers and sellers. Okay? Ang ino-offer naman natin dito ay yung inyong service o ang service ay tinatawag na gig. Unlike with other online job sites na kung saan ikaw yung nag-a-apply ng trabaho, dito sa Fiverr, ikaw naman ang mag-o-offer ng iyong service or gig and then yung mga buyers or yung clients ang o-order or bibili naman ng iyong serbisyo or services or gigs. Okay? Ganon. Alright, so let's proceed now. When you create an account, just click on Join. And then, as you can see, you have other options. Kung gusto mong gamitin yung current Google account mo or Facebook or kung meron ka pang Apple account, yan, you can just select one of those or just enter your email address na kung ano man yung pre-prepare mo. Ayun. Okay, so meron na kasi akong email address for my husband. Lalagay ko na lang. Okay, so remember na yung username mo, kapag ka nag-set ka, yun na yun, hindi na siya mababago. So make sure na sure ka na doon sa username mo kasi hindi na yun talaga mababago, ha? Okay, so marami na. Mag-iisip na lang tayo ng pwedeng gamitin na ibang username. Ayan, chine-check din kasi ni Fiverr dahil nga hindi pwedeng magkakapareho kayo ng username. O ayan, okay na. Alright, and as you can see, dito sa taas, merong notification na nag-send na sila ng email. So, all you have to do is to check your email and i-verify mo. So, ito yung email from Fiverr. So, let's just click on activate your account. And then, mariredirect ka na. Ibig sabihin, ayan, your account is successfully activated. This is a great time to edit your profile. So, ayan, i-edit na natin yung profile. Lalagyan na natin ang information. Diyan, dito sa may bandang taas, ayan, click nyo lang yan and then go to profile. And then dito, lalagyan na natin ng picture, tapos ng mga iba pang information. So as you can see, ayan, click nyo lang yan and then add the picture. So syempre, hanggat maaari yung medyo professional look naman. Yung alam mong
mapagkakatiwalaan pag yung nilagay yung picture, di ba? Kasi syempre business mo yung ipopromote mo or service mo. So kailangan yung magandang tignan, di ba? So eto, hindi pa to yung final na picture ni husband. Ito lang muna yung nakuha ko sa Facebook. Pero later on, pwede namang i-update din yan. So dito lalagay nyo nung story in one line yung kung sino kayo, kung anong information. So ito, papakita ko sa inyo yung akin. So kagaya niyan, yung nilagay ko yung title ko. Okay, yung sa akin nakalagay is Email Marketing and Automation Specialist. So as you can see, pwede naman i-click yung parang pencil niya and then lagay nyo. And later on, pwede nyo naman i-update pa rin yan. So, yung ibang information kasi, hindi ko pa nakuha kay husband. Pero i-walkthrough ko kayo kung paano at kung saan nyo siya ilalagay. Talagyan ko ng, okay, magandang ilagay. Virtual Assistant Major, Lead Generation Specialist. Ayan, Lead Generation Specialist. Okay. Pero, okay, bawal daw ganun. Alright, diwag. Ayan, ganyan na lang. Virtual Assistant and Lead Generation Specialist. Buka natin. Yun. Tapos dito, yung mga badge of course is meron kang mga para maka-earn ka, kagaya nung ano, sa akin kasi wala oh. Pero, pwede naman no. You can click on enroll now and then tignan mo kung ano yung mga bagay na pwede mo i-enroll sa Fiverr para mas magkaroon ka ng badge, mas tumaas yung mga, yung status mo, di ba? Sabi? Lalo na kung beginner ka pa lang, so makakatulong din yan. Para matumaas yung parang ano ba yung pagkakakilala sa iyo. May alam nga siya sa ganito. May alam siya sa ganyan, 'di ba? Pagka nakita ng buyers yung profile mo. So kung can afford niyo na, ayan, pwede na kayong pumili ng kahit anong mga pwede niyo related dun sa skills mo, dun sa niche mo. Okay, and then pumili ka and then mag-take ka nung parang course nila para pag natapos mo 'yun, lalabas 'yun sa profile mo. Ako kasi meron na akong mga kumbaga profile ko, meron na akong mailalagay kahit hindi dito. Pero meron na akong tinake na course nila ha. Hindi ko pa lang talaga natatapos. Especially for landing page ganyan. May knowledge na ako before pa ako sa Fiverr and gusto ko lang ding iano yun para improve pa, mag-upskill. So na-start ko na siya, hindi ko lang siya natatapos. But after that, siguro pag natapos ko, lalabas na rin yung budget ko dito. Okay, so for the description, ayan, ito yung nilagay ko. Ayan, sa description ko. So, dito, edit nyo lang yung description, tapos lagyan nyo. Ngayon, syempre, if you want, you can compose your description and then, again, later on, you can update kung meron ka mga gustong baguhin or dagdag. Tapos, sa language, ayan, kung meron ka pa ibang alam na language, edit mo lang at ilagay mo. Ayan, English. Language level, conversational. Ganyan natin. Ay, akin pala, edit ko. Basic tuloy nilagay ko. Ayan, in-update ko na rin. Okay, so ganyan. And then, kung meron ka pa ibang alam na language or lengguahe, lagay mo lang. Tapos, link account. So, syempre, kailangan mo i-link yung account mo. Kung may Facebook ka, click mo lang. And then, you of course have to sign in para ma-redirect ka. Kasi kailangan yun eh. Ayan, hindi na lumalabas sa akin kasi na-redirect ko na yung sarili ko. Ayan o, kapag okay na. Parang kasama siya ng verification method nila. So, hindi ko kasi alam yung login ni husband. Pero, mamaya ilalagay ko. Kailangan yun eh. Okay? So, don't forget na lagyan nyo. Sa skills, ayan, kailangan mo syempre maglagay ng skills. At hindi skills na basta-basta ha. Kailangan yung skills na magpapakilala ng kung ano yung magtutulong mo. Okay? So, kung wala ka pang skills sa ngayon, let's say, dati galing ka sa call center company, kung gusto mong gamitin yung skills na natutunan mo doon at i-provide as a gig dito sa Fiverr, pwede. Hanapin mo lang kung saan magmamatch yung category mo. I mean, yung skills mo doon sa mga categories na nandito sa Fiverr. And then, i-match mo dito. Ngayon, kung ayaw mo naman, I mean, you wanna learn more skills, other skills na gusto mo i-provide, okay lang din yun. Ilagay mo lang dyan. Kagaya nito, ayan, sa akin, ang mga skills ko, ayan, email automation, virtual assistant. So, i-search natin. Nali, virtual assistant. So, kung wala ka pang knowledge about that, meron tayong mga tutorials, mga guides, and videos sa ating YouTube channel. Yan, dito, check mo lang. And meron din tayong special playlist about virtual assistant. Check mo lang din dito, okay? Para maano mo na, ma-practice mo na, magkaroon ka ng knowledge about that. Tapos, yung experience level mo, kung beginner ka pa lang,
lagay mo beginner o kasi I would say na intermediate expert na. Pero syempre meron ka pa ring room for growth, 'di ba? Meron pa ring ganun. Pero total kahit pa paano eh medyo ano na kami ni husband eh may knowledge na and experience na talaga kami for quite a while. Eh pwede ko na sabihin na ayan ganyan. O 'di ba? Wow! Ano pa ba? Ayun. So magdadagdag ka na magdadagdag ng skills kasi hindi pwedeng konti lang. Ano, dinamihan ko 'yung akin para mas malaki 'yung chance na ano baka mapansin kan mga buyers. May mga relation yan doon sa talagang ginagawa ko, yung knowledge ko. Okay, ganyan ito. Ayan, may mga suggestions naman sila. Data entry. Yes, pasok natin. Ano pa ba? Experience level, expert. Ayan. So, ganyan lang. Experience level. So, kung beginner ka, kung kaya mo naman na intermediate na, tapos aralin mo na lang ha. O, pero kung hindi ka komportable, okay lang kahit beginner. Okay, so mukhang 19 nga lang. 19 lang kasi ayun, wala nang way to add more eh. So make sure to add 19 best skill na pwede mong ilagay. Kumbaga meron naman dyan yung pag ano, isi-search mo, di ba? So kung hindi about skills, kung about talent, kagaya ng voice over, or yung mga related sa message on, kung napanood yung video natin about that. Kung hindi, check nyo po sa YouTube channel natin, ayan, sa mga videos natin. Kung related sa mga passion mo at talent mo, hanapin mo lang dito at saka mo i-add. Okay? Ayan, oh. Ayan. Okay, so hindi ko na pararamin to, pero ang sa pag-count ko, 19 yung skills na pwede mong i-add. So, sa education, hindi sila sobrang mahigpit sa ganyan. Kasi tingnan mo ito. Although ako kasi nakatapos ako ng college, ayan. Hindi ko lang ba't may pending to. Your suggestion is pending for review. Pero ang tagal ko na, 2018. So, hindi sila masyado maigpit sa ganyan kasi tagal ko na nakakuha ng clients. So, kung let's say hindi ka naman nakatapos ng college or high school graduate or kung sabihin natin hindi ganun level yung inabot mo, okay lang, lagay mo lang din dyan. Certification, actually, sa totoo lang, wala naman ako certification. Nilagay ko lang to. So, kung wala certification, nag-ano lang ako, na MailChimp expert, you know, automation expert. Parang for formality, ano na rin, formality sake. Kung baga may alam naman kasi ako dito, so nilagay ko. Kung kayo nag-take kayo ng courses sa iba, or alam mo naman na, magaling ako sa social media, lagay mo na lang din kung talagang wala ka naman certification. Parang, kung baga white lie siya, pero kung kaya mo naman panindigan, why not? Okay? So, yan, hindi ko muna nilalagyan, ha? Pero ito naman, nakikita nyo naman sa left side yung akin. Ito kasi mga reviews ko na to. Ayan, may gigs na ako. So, sa mga susunod na videos, papakita ko sa inyo yung mga ginawa ko dun sa gigs ko kasi ito yung update ko, eh. Ayan, you haven't set a security question. Please do so. So, nakita nyo, dito ako nagpunta sa profile and then dashboard. Ayan. So, wala pa kasi talaga ako na ilalagay na ano bukod sa name at konting skills. So, kailangan natin to. Set now daw, ha? So, kailangan mo, of course, maglagay ng mga security information. Tapos, dito, yung phone verification, isa yan sa laging nami-message ako ng mga ka-home base kada natin nagtatanong, Ma'am, she, bakit ganun? Hindi ko ma-verify yung account ko. Kumbaga, nag-enter sila ng phone number, hindi daw lumalabas. Dapat ang gagamitin mo palang pag-enter ng number, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, kung keyboard ang gamit mo, ayan, binuhat ko na. Ayan, dito na. Ito, yung number dito sa taas. Nakikita mo ba? Ayan, huwag itong nasa right side, ah. Huwag. Pag yun ang ginamit mo, yung nasa taas ng mga letters, magre-reflect yung number and then you can verify. So, let's try. Nung ako nagte-testing ako, yung number pad sa kanan ayaw lumabas. Pero nung, ayan, lalagay ko na, oh. Nung number sa taas ng keyboard, lumalabas na siya. Okay, so verify by SMS. Bakit sabi naka-register na daw yung number? Okay, iba na lang. Hanap ako ng ibang number. Naku, mag-iisip tuloy ako. A few moments later. So, make sure dito nga yung sa verify now. Dahil hindi ko pa nakuha yung number ni husband at hindi ko rin mag-verify. Piliin nyo lang kung SMS or by call para makuha nyo yung code at ma-verify. Okay, so kailangan ma-verify yan. Tapos sa security question, kailangan nyo lang iset. Ayan, pili lang, sabihin nyo lang kung ano yung mga alin dito, yung mga pwede nyong, kunwari, what was the name of your first pet, tapos yung sagot. Kasi just in case may mangyari sa account mo, di ba, may pang verify ka pa.
Tapos, kung gusto mo ng two-factor authentication, activate mo lang kung gusto mo. Kasi medyo matagal na, 2018 pa nung nag-create ako ng account. So, hindi ko na nga alam kung may mga nabago. Kaya binibisita ko ulit yung pag-create ng account. Di ba kanina na-verify na natin yung email na pinadala sa akin ni Fiber. Ngayon, nakapag-create na tayo ng account technically. Dahil nga, ayan na, nakapag-open na tayo ng Fiber. Nandun na tayo sa loob. Ngayon, ang kailangan naman natin ay maging seller na. Technically kasi para tayong, once we created an account, we are already a buyer, considered as a buyer dito sa Fiber. Ngayon, since we want to offer our service sa mga buyers, tayo naman ang mag-create ng gig to sell our gig. Okay, yung again, yung gig ay yung service. So, let's go to the profile and then click on become a seller. Click on become a seller sa gitna. Ayan, ito yung una nating makikita, yung videos. Mas maganda mapanood nyo po ito, lalo't bago lang kayo sa Fiber. And then, kapag okay na napanood mo na, continue mo lang. Ayan, so syempre, additional information about Fiber. Basahin nyo po, pagtuunan nyo ng pansin, kasi hindi naman yan ilalagay dyan ng wala-wala lang, no? So, click nyo yung continue pagtapos na. Napakadaming paalala ni Fiber, pero alam ko makakatulong yan sa atin. Continue nyo lang. Yan, dito nyo naman kukumplituhin yung iba pang information nyo. So, again, yung full name. Ayun. Kasi iba yung kanya, N niya eh. Hindi pwedeng N eh. Buti natatandaan ko pa yung code. Ay, Nino Santos. Ayan, eh. Kagaya nyan, kung ito ang gagamitin ko para kay husband, hindi match, di ba? Kagaya nyan, no? Yung sentence. Di ba? Walang relation yung email series and marketing automation dun sa nilagay kong lead generation. Kaya kailangan talaga i-personalize yun ng naaayon sa inyo para hindi parang labo-labo yung description. Siyempre, pag nabasa yan ng mga buyers, mga future buyers natin, parang, teka, ba't parang hindi match yung mga pinagsasasabi nito, di ba? Ayun. Skills, iyan pa lang. So, again, dagdagan nyo po. Personal website, wala naman siya personal website bukod sa Facebook. Make sure you've added your years of experience. Ah, ginawa nga pala. Sorry naman. Nalagay ko ito. Saan ba siya nabibilang? Ayan ang mahirap, no? Kaya kailangan malaman mo kung saan mo nabibilang yung skills mo. Kasi kung hindi, pagpapabalik-balik ka. Okay, so dito, doon sa category kasi, ang pinili ko ay other. And then, virtual assistant lead generation. But then, again, pwede ko naman siya baguhin later. Lalagay ko na lang muna 2010 to 2021. Ayun, okay na. So ito, kailangan mo syempre i-connect sa mga accounts mo. Ayan, kagaya ito, Google. Kukonnect ko na lang dun sa isang account ko kasi hindi ko kabisado yung kanya eh. Yun, okay na. So, yung Facebook, i-connect din. Kung may Facebook account kayo, Twitter, connect nyo din kasi makakatulong din yan. Email verified na, yung phone number na lang hindi. So, para makapag-create ka ng first gig, I think kailangan mo rin talaga itong kompletuhin. Yan, kapag okay na, kagaya nito, as you can see, 35% pa lang yung completion rate. I believe kailangan 90 to 100% eh. Pero kasi nung alam ko kinumpleto ko, kaya wala ako naging problema. Ngayon, hindi ko pa siya nakukumpleto kasi isa pa yung phone number at saka yung iba pang information. But ikaw, kung makukumpleto mo na to, much better kasi then you can start creating your first ever gig dito sa Fiber. Ayun. Alright, so ganun lang kadali gumawa ng Fiber account. And ako lang yata ay medyo nahirapan dahil wala akong masyadong information ni husband. But anyway, I think ang kailangan mo lang talagang i-prepare dito ay yung mga panglagay mo sa skills, yung description, and syempre kung may access ka dun sa mga accounts mo para ma-link mo na, ayusin mo lang as in yung palaban. Kasi remember, it will be your business. And parang may mag-inquire sa'yo ng mga buyers. So, para makatch mo information nila, dapat totoo at tama yung mga nakalagay na information doon. Sana po yung may natutunan kayo sa pag-create ng inyong Fiber seller account. And kung may mga tanong pa po kayo at mga clarifications o mga bagay na naguluhan kayo dun sa ating naging walkthrough tutorial, then make sure to leave a comment. Sabihin mo lang, Ma'am, may question ako about Fiber account. Mga ganyan, sige, tanong mo lang. Okay, anyway naman, lagi ko naman chinecheck yung mga comments at hanggat maaari ay magsasagot tayo. Kung hindi man eh, at least I leave a heart para alam nyo na nabasa ko po talaga siya isa-isa. Anyway, again, I'm Sheena Santos. Magkita-kita uli po tayo next week dito sa ating channel. Have a great day mga ka-home base kada. Bye for now!